Katulpo, ganina, palon namin. Tangi namin! Ah, sabi mo doon. Ilan doon yung ano? Yung ilang years? 36 years. 36 years daw mo. 36 daw mo kukulong if ever. Ah, masabi mo doon. Ano? Very gay. Kay Leng. Akin ka na lang! So yeah, guys. So, pinatulpo ni Leng si Makagago. Men, mga klase. May chismis tayo ngayon. Ang yung aso, guys. May chismis fever. So, ano opinion mo doon doon? Sobra na yun. Yung patulpo? Yung kay ginagawa si I mean, babae yun, Dukes. Hindi, alam ko nga, babae nga si Leng. I mean, naintindihan ko nga, guys. Ah, naintindihan ko na babae si Leng. Saan hindi problema kasi kay Leng? Ay, problema doon sa clothing line. Doon naman eh. Tayo naman talaga walang problema kay Leng. Siyempre, pangit naman ang kinalabasan kasi pinatulpo si Makagago. Eh, nagsimula lahat yun. Nagbumuna yun sa Facebook, di ba? Hindi muna naman yun eh. Parang pinakit, kababae mong tao, ganyan. Siyempre, si Makagago as a content creator, sumabay siya doon. Ano? Nasobrahan yung ano ni MG na may pinalaglag, ganyan. Tapos may sandal. Siyempre, kami naman dito sa bootcamp, hinanap namin yung sandal. Ang sabi, tapos magkakamihin ba, hindi, putang ina ba, ikaw yung pinakauna. Yay, si Mark, siya pinakauna doon sa scandal. Hindi, joke lang. Pero wala akong napanood, wala kami napanood na scandal. Hindi namin nilalungkat yun, si Daniel lang. Ay, nakso ba talaga cyberbullying? Hindi kasi, kung di niya sinabi na nagpalaglag si Leng or blah 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 etc. Pwede niyang kayang opinion niya lang yun, di ba? Kayang opinion niya lang yun, di siya pwede makasuhan doon. Pero yun nga, naglabas siya ng something na... Hindi totoo. Hindi mo alam kung totoo or hindi totoo. Kasi hindi mo pwede. Wala siyang proof. Walang proof. So, mistake happen. Siya may mistake ni Makagago, mistake din ni Leng. Kasi si Leng, tinigat niya yung clothing line na ganun eh. Hindi niya kasi inisip. Siyempre, as a influencer, sure ko, di ko alam. Kasi kay Bosto, hindi ko alala si Bosto yun, man. Like, ayoko magsalita sa likod niya. Humble opinion ko lang to. Ako as a influencer, pag lumapit sa akin, isang clothing line, tapos malaking bika, magbabay sabi natin, 30k isang photoshoot sa akin na nasuot ng ganun. Tapos wala akong kinikita. Kaagatin ko yun. Pero, kunwari, si Chicks, linapitan ni Boss Toyo, KAIN PEPE na clothing line. Okay, sana kung maganda yung graphics. Papayag pa ako. Pero pag yung KAIN PEPE na kulay yellow, puta ay pangit 600 pesos ang puta. They promise, no shit guys. Di sa pagano. Pag explicit kasi yung mga design. Alam mo yun? So kasalanan ba hindi Boss Toyo? Sa akin hindi din. Kasi sa akin pangang kasayin original yun eh. Kung in English niya yun, eat pussy. Gamis, madami bibili nun. Like, yun nga, kasi sikat siling eh. Ano mo nagagawa mo eh? Nandun na tayo sa point. Cyberbullying, hindi sana. Lahat inisa-isa nang nagahanap. Oo. Siyempre, sikat si Makagago eh. Problema sa buhay, dumadagdag pa yun. Dami na yung problema dito guys. Nakita namin like, what the fuck, man? Mas gusto ko pag-usapan yung kay Kobe Bryant. Nakita mo? Gusto ko yung pag-usapan guys kasi guys ako hindi ko nabutan si Michael Jordan. Like, to be honest, yung mga video niya napanood ko lang sa mga DVD. Si Kobe Bryant nabutan ko. Kobe Bryant, LeBron, yung mga nabutan ko. Pero kay Michael Jordan hindi. So malaking impact sa akin si Kobe Bryant na wala. Anong nabutan? Hindi ko napanood nabutan yung mga game niya. Bata pa ako. Hindi ko na matandaan mo. Face jam. Hindi ko na ano. Ay, live face jam lang. Ay, yung live miss mo yung oh, ayun yung ano guys sa akin. So, mas parang mas gusto ko nga sa yung pag-usapan. Kaso lumabas, biglang putang yun eh. Natulpo si Makagago, man, tangin na. Ako ka rin nagsasakabalag sa sleep. Hindi, pero yung ano yung sinasabi na 36 years na makukulong yun. Hindi yun like, di, ayun pa sa akin na, hindi sa disrespect kay Tito Rappi, man. Pero 36 years na siyempre dahil sa pinus niya, isa pinus niya, dalawa pinus niya, tatlo. Parang magkukumpul-kumpul yun. Eh, isang case yun eh. Magiging isang case yun. Depende na sa lawsuit, sa justice, kung paano laya, ano yun. Alam mo yun, patatakbay, pwedeng 6 months, pwedeng, yung pinakaano, 6 months, tapos ano. Nakita mo, Charles? Ay, Rapitulpo. Ay, nagsend sa akin, sasend ko sa'yo. Ano sabi mo doon? Gulat din ako, men. Nagkagulatan kami, guys. Ikaw, nakita mo yun? Hindi mo pinatulpo sa mga gagawin. Mas gusto mo pag-usapan yung kay Kobe. At isa pa, dahil tulad ko ikaw, malupit at matinding fame whore, kahit hindi mo aminin, kitang-kita naman sa pagmumukha mong mukha kang Sokoy, okay? Gagawin mo ang lahat para ikaw ang maging hari, para mas masikatan mo pa ang isang Serena. Kasi Sokoy kang kupal ka. Ganito yan mga kahomre ko. Meron siyang clothing line na kung tawagin ay KAIN PEPE. Itong putang inan to, ha? Magbabasa tayo ngayon. Meron akong nakita kahapon. Bakit kamo daw KAIN PEPE? Ito ang kanyang, ayan ha, nasa Facebook yan. Nasa page nila yan. Ito daw ang tunay na meaning ng KAIN PEPE. Tingnan natin kung tunay nga ba yung naiisip ko.
na ang utak niya ay nasa ulo niya, yes. Pero nasa ulo ng titi niya. Sobrang bobo ng puta. Mas nag-iisip pa yung titi niya kaysa sa fucking utak niya. Crazy. Anyway, ang bastos naman ng suot nun niya. Ayan, binabasa ko lang. Ano ba yan? Nakakahiya naman niya suot niya. Manyaki siguro yan. Si Pepe ay kumakatawan sa lahat ng kabataan ngayon. Hindi lang nila alam na ang kasuotang ito ay isang campaign para sa lahat ng kabataan natin ngayon. Sa sobrang dami ng gadget, gadgets, games o kahit ano pang libangan na nakakaaliw sa mga kabataan, minsan hindi na sila nakakakain ng maayos. Sa sobrang busy kakalaro at ayaw nilang papigil, nalilipasan na sila ng gutom. Mapapansin nyo na ilan sa mga kabataan ngayon at mapapayat ay kulang sa nutrisyon. Ang iba naman matataba dahil kakakain ng junk foods. Ang kalusugan ng mga kabataan ay kanilang kayamanan. Sila ang pag-asa ng bayan, ang mga bayani ng kasalukuyan. Kaya sa susunod na makita nyo ang t-shirt na to, taas noo kayo at ipagmalaki na sa simpleng kasuotan na napapahayag natin ang ating suporta para sa mga kabataan. Hinihikayat namin lahat ng kabataan na kumain sa oras ng tama. Sabay-sabay tayo sumigaw, kain Pepe. Putang ina mo to, yung hinayupak ka na sa nasa bayag mo talagang putang inang utak mo. Tarantado ka. Tulad, alam mo, tulad na tulad yan ng tanong mo sa sunugan sa akin eh. Yung bago magsunugan sa presscon. Tuli ka na ba? Putang ina mo, gusto mong ipamumug ko pa sa'yo yung putang inang titi ko? Tarantadong ulol, tanga. At ang kupal nito, suntukan tayo, putang ina mo. Kahit isang kamaulang gamit ko, basag yung mukha mo, basag na sa kapangitan. Bobo! Isa pa, sinasabi mo na nutrition, dahil sa ganyan, yan ang ibig sabihin ng clothing line mo. Putang ina mo, sana ay pinangalan mo sa clothing line mo, kain, pagkain. Pero hindi. Tarantado kang ipinangalan mo Kain Pepe. Ha? Anong ibig sabihin nun? Sa lahat ng tao, ikaw lang yata ay naiibang kung mag-isip dito eh. Mongoloid yung pag-iisip mo eh. Kasi iba ka. Para sa'yo, personally, yung Kain Pepe ay isang tulong sa mga bata na hindi kumakain, na inuunang gadgets. Bobo! Huwag mong paikot-ikutin ang mga utak ng mga tao. Ha? Kasi kahit anong gawin mong paikot-ikot, yun pa rin ang ending nun. Nabobo ka. Tangina mo. Tanga. Isa pa mga kahombre ko. Ayan ha. Sabi niya tungkol daw sa kabataan lahat ng to. Okay. Tingnan natin kung tunay nga. So ito yung design ng kanyang t-shirt. So literally, toyo na bobo ha. Ito talaga. So ayan. Mga kahombre ko, tingnan natin ang ayos. So ito, ha? Ang ibig ba sabihin nito ay kain, pagkain pa rin? Ha? Tangina mo! Wala kang maluloko, boy! Isa lang ang pinapalabas mo sa putang inang stupidong clothing mo. Kain, puke! Real talk, man! Yo, what's up? Rapido nga pala. Ayan, gusto ko lang magbigay ng komento, opinion regarding to doon sa lumalalang argumento sa social media ng isang may-ari ng clothing kay Boss Toyo at kay Leng na isang social media influencer. Gagawin ko itong video na to, hindi para kumampay kung kani-kanino man. Gusto ko lang po magbigay ng opinion para magbigay linaw. Sana makatulong po ang opinion na to para naman hindi tayo naliligaw. Kasi ang dami na pong kung ano-anong masasakit at salita nakikita natin at mga komento. Wala po akong problema kay Boss Toyo. Si Boss Toyo po nire-respeto ko bilang isang matagumpay na negosyante. Tumutulong po yan sa mga kapwa ko rapper sa industriya ng hip-hop. Kaya saludo po tayo dyan. Si Leng na isang kababaihan na nangangarap lamang magsayaw, na nagkaroon na ng konting pagkakamali, ito linawin po natin. Ha, hindi na po natin dapat pagtalunan kung tama o mali. Yung pangalan ng clothing, alam po natin mali. Kung pagbabatayan po natin ay moralidad na pamumuhay ng Pilipino, hindi po natin ma-imagine na marami naglalakad sa kalsada ng mga babae na ganun yung suot at babasahin ng mga lalaking nakatambay, malamang po talagang mababastusan. Ayoko rin po dumating yung pagkakataon suot to ng anak ko dahil uso
sa school at babasahin ng mga kaklase niyang lalaki, baka mabastusan at syempre baka ako makasakit din. Kaysa ang angulo, tanggapin po natin Bostoyo at Leng. Mali po yun. Leng, nadamay ka rin dahil nga sa kagustuhan mo na kung ano mang bagay na maganda, minsan di tayo nakakapag-isip ng tama. Kaya para to doon sa lahat ng sumusuporta sa local clothing o kay Bostoyo, nasasabihin, ay nako, ganyan talaga mga Pilipino, judgmental. Kung sino yung umaangat at yung mayaman, yun yung mga hihilahin pababa. Una po sa lahat, baka kayo po yung judgmental. Bakit po ba napuna yung damit ni Bostoyo? Kasi po kapuna po na. Kung ako si Bostoyo at gagawa ako ng ganong damit na tatak, dapat aware ako sa sarili ko, maraming pupuna sa akin dahil nga mali. Pati na rin kay Leng, kung magiging model ako ng ganong damit, dapat aware din ako sa mga kritisismo o sa mga hate na rin ng lahat ng mga nakakakita ng picture mo. Kaya dapat po i-absorb po natin ng tama yung pagpuna po ng mga tao. Huwag po nating ikakagalit yun. Kasi ganito lang yan eh. Halimbawa ako may damit akong suot na puti at meron dumi, ang pupunayin nyo po sa damit ko, hindi yung damit ko na puti. Ang pupunayin nyo sa akin yung dumi. Ibig sabihin, nagmamalasakit po kayo. Bakit po? Kasi ayaw po ninyo makita pa ng ibang tao na may dumi ako sa damit. Bostoyo, parang ganun lang din yun yung ibang tao sa'yo. Napunay yung damit mo kasi may konting mali. Maganda yung quality ng damit, okay lahat. Pero doon lang sa bagay na yon na makaka-apekto sa moralidad na pamumuhay ng tao, kaya po napuna yun. I-absorb naman sana natin ang tama. Ganun lang po kasimple yun, tanggapin natin yung pagkakamali natin. Kaya po kasi lumalaki naman, dahil naman to sa mga nakikriticize na halos idami na yung pagkatao nila Bostoyo at Nileng. Huwag naman po tayong sobra. Maging balansi po tayo, merong tamang panahon, may tamang lugar kung saan natin pwedeng sabihin yung mga payo po natin at mga concern po natin. Gawin nating maayos po lahat ng bagay. Huwag po tayo magpataasan ng pride sa social media. Lalo po tayong gugulo. Kita nyo naman, gumugulo na, walang malinaw na sagot. Halos meron pang mga side comments na nag-aalimura na. So pangit po yun. Gawin nating maayos.